Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Nakita niyo na po ba yung viral video ngayon ni Mel Tiangco kung saan nahagip ng audio yung kanyang pagpuwe? Akala niya siguro na cut off na yung kanyang audio, pero sa kasamaang palad, nahagip po ng audio yung kanyang pagbigkas ng puwe. Panoorin po muna natin to. Concert naman ang tipo ng ilang taga-suporta ng Pangulo. Positibo man nilang tinanggap ang ikalawang sona, may mga naghahanap pa rin sa ilang pangako raw noon ng Pangulo. Nakatutok si Cedric Castillo. Hindi po ba narinig po natin yung pagpuwe nitong si Mel Tiangco? Ano ba naman Miss Mel Tiangco? Ang tanda na natin eh. Hindi ba natin matanggap na si Bongbong Marcos ang presidente? Hanggang ngayon, after 1 year, ganyan pa rin kayo? Sa bagay, ano ang i-expect namin sa isang katulad nyo na mga haters? Naalala nyo po ba yung episode ko 1 year ago kung saan kitang-kita sa TV yung pagsisimangot ni Mel Tiangco, Jessica Soho, saka sino ba to? Vicky Morales? Yan po ay nung katatapos ng manalo ng ating presidenteng Bongbong Marcos. Hindi nila maitago yung kanilang tunay na nararamdaman samantalang sila ay mga pinagpipitagang mga journalist, mga reporters, mga news anchors. Hindi po ba dapat sila ay nasa gitna? Pero dito, hindi po nila maikubli yung tunay nilang damdamin. Ito naman ngayon, isang taon na ang nakalipas. Pero ito pa lang si Mel Tiangco ay hindi pa nakaka-recover. Hindi pa nakaka-move on. Sa bagay, ganun talaga. Pag ikaw ay antay, antay ka. Kaya lang, ilagay mo naman sa lugar. Ikaw ay nagbo-broadcast ng balita. Porke ang ibinalita mo ay maganda dahil marami ang natuwa sa sona ng ating presidente. Although, natural po na meron talagang hindi matutuwa at maghahanap. Wala naman po yatang sona ng kahit na sinong naging presidente ang tinanggap ng mga antay. Kaya nga sila antay. Wala silang nagustuhan na sona ng kahit na sinong presidente. Ito nga, nung katatapos na sona ng ating presidenteng Bongbong, andyan si Coco Pimentel, si Risa Ontiveros, itong mga kabag na to o yung makabayan black. What do we expect from them? Eh di syempre, puro negative. Dahil hindi nila matatanggap na marami ng accomplishment si President Bongbong Marcos in the course of a year. Eh may 5 taon pa. Eh di mas marami pa siyang magiging magandang resulta. Maiaangat pa niya ang ating bansang Pilipinas. Pero kung iisipin mo naman sa mga tulad ni Mel Tiangco na isa ka na sa tinataguri ang haligi ng broadcasting, ganyan ang ugali ninyo. Kaya anong nangyari? After nung episode na yun, I think 24 oras ito, umani ng katakot-takot na pagbatikos itong si Mel Tiangco. Sila ay nakakaisa na itong si Mel Tiangco ay bastos. Well, sa bagay, hindi naman niya akalain na mahahagip ng audio yung kanyang pagsabi ng puwe. Hindi niya maitago yung kanyang tunay na nararamdaman. Dahil marami ang pabor dun sa sona, pero may mga naghahanap pa rin yung parang nakukulangan sa sona ng ating presidente. Eh tulad nga ng sinabi ko, may presidente ba tayo na naging satisfied lahat ng sektor ng ating bansa? Meron at meron talagang magiging antay. Yung mga ipapakita nila na sila ang mas tama kaysa dun sa presidente na nagpahayag ng sona. Kaya alam nyo, para sa akin, ang sona ng kahit na sinong naging presidente ay all talk. Puro salita lang po yan. Kahit magmula ng panahon ni Cory hanggang sa panahon ni President Duterte, lahat ng naging sona ng lahat ng presidente, puro salita lang yan. Kasi meron at meron din naman lalabas na kontra dun sa sona. At para sa akin, mas mahalaga ang performance kesa dyan sa sona. Okay, ibinabalita ng mga presidente yung kalagayan ng ating bansa, kaya nga State of the Nation. Pero kahit na marami nang nabangkit si President Bongbong Marcos, meron at meron masisilip itong mga anti-government. Hindi sila magiging satisfied. Actually, kahit nakatiting na satisfaction, wala sila. Para sa kanila, wala yung sona ni President Bongbong Marcos. Kasi para sa kanila, sila lang ang tama.
Para sa kanila, sila lang na akaalam. E di sana, sila na ang magpresidente. E hindi naman nila kaya hanggang kuda at dakdak lang sila. So expected na po natin yan. So again, para sa akin, it is the performance that counts. Kasi kahit na anong mabulaklak ang mga sasabihin mo during the SONA, kahit na banggitin mo man lahat ng gustong marinig ng mga anti-Marcos, ng mga pro-government, at the end of the day, hindi naman po lahat yun ay matutupad. So ako, mas aabangan ko na lang yung mga performance. Hindi ko na masyadong inintindi yung SONA ng ating presidente ngayon. Dahil ako, believer ako, supporter ako, loyalista ako. So kahit anong sabihin ng ating presidente, syempre aayon ako. So hindi po natin maaalis dun sa mga anti-government, mga anti-BBM, na iba naman ang kanila mararamdaman. Na para sa kanila, kahit na anong sabihin ng presidente natin, hindi katanggap-tanggap yung mga sinabi ng ating presidente. Na para sa kanila, kulang na kulang ang mga pinahayag ng ating presidente. As simple as that. Para sa ating mga supporters, hindi na natin kailangan pakinggan ng word for word ang sasabihin ng ating presidente. Dahil itong nakaraang taon pa lang, nakita na natin yung resulta, nakita na natin yung kagustuhan ng presidente natin na maiangat ang bansa. So, tanggapin man o hindi ng mga anti-Marcos o mga anti-government itong SONA ng ating presidente, para sa akin, wala na akong pakialam sa inyo. Dahil nakikita naman ang resulta ng ginagawa ng ating presidente. Halos hindi na nga natutulog yan eh. So doon sa mga nagre-reklamo, doon sa mga hindi makapaghintay na akala mo isang titik lang ay masusolusyonan lahat ng problema ng bansa, eh nakakatawa naman kayo. Sa susunod, magjikero ang ihalal ninyong presidente. O kaya itong mga antay na to, subukan nyong tumakbo bilang presidente para magkaalaman na malay nyo, suntok sa buwan, manalo kayo. Tingnan nga natin kung matutumbasan nyo yung unang taon ni President Bongbong Marcos. So, mabalik ako kay Mel Chanco. Mas lalo kong naisip na wala talaga sa edukasyon o kung ano ang naabot mo sa buhay, kung ano man ang titulo mo, kung ang pagkatao mo ay likas na ganyan, katulad ng mga Mel Chanco natin dyan, wala po tayong magagawa kundi tanggapin na lang. Ganyan na po kasi sila eh. Mula pa noong pagkapanalo pa lang ni President Bongbong Marcos, ganyan na ang mga mukha ng mga yan. Minsan niya, pag nakikita ko si Mel Chanco sa 24 oras na nagbabalita ng tungkol sa mga ginagawa ng ating Presidente Bongbong Marcos, medyo natutuwa na ako kasi nakikita ko yung mukha ni Mel Chanco, iba na, medyo maaliwalas na habang nagpe-present siya ng balita. Hindi na katulad nung nahagip ng kamera yung mukha nilang tatlo nila Jessica Soho sa kanil Vicky Morales na mga nakasimangot. Yun pala, behind the cameras, o ano-ano pa pala ang kanyang nasasabi. Katulad nito, nakita nyo ang nangyari, kahit na nasabi niya na yung kanyang piece, hindi niya akalain na mahahagip ng audio yung kanyang pagsabi ng pwe. Okay, although meron din naman mga ilang milan na magdidepensa kay Mel Chanco. Ang sabi ng iba, kesyo naputol na daw yung audio, baka may karugtong pa daw yung kanyang sinabi na wala namang kinalaman doon sa pagbalita niya ng SONA ni President Bongbong. Okay, granted, siguro nabilaukan si Mel Chanco at napapwe siya dun sa sahig ng studio. Ganun ba yon? Hindi naman siguro tanga at bobo ang mga nakarinig dun. Pero bibigyan pa rin po natin ng benefit of the doubt. Baka nga naman may explanation si Mel Chanco. Although I doubt, hindi magpapaliwanag yan. Kasi kahit yung time na nakasimangot sila at nahagip sila ng camera, wala din naman silang explanation eh. E di lalo na ito. Pero mag-explain ka man o hindi, Mel Chanco, alam na ng tao ang tunay mong pagkatao na kung ikaw marunong mambastos ng presidente pa natin, mababastos ka rin talaga ng netizens. Humanda kang tanggapin talaga yung pagbalik ng ginawa mong kawalan ng respeto, kawalan ng modo ng pagiging bastos sa presidente pa natin. Bakit? Kung tutuusin, ano na ang narating mo kung ikukumpara sa presidente natin? Sino ka kumpara kay President Bongbong Marcos? Eh, paghahatid ka lang naman ng balita. Hindi ba masakit kapag kayo ang makakarinig ng ganun? Kung kayo ang sasabihan ng ganun, I'm sure masasaktan ang damdamin nyo kapag sinabihan kayo na kayo ay paghahatid lang ng mga balita. Ano pa kaya itong bastusin ninyo
ang presidente ang pinakamataas na halal ng tao ng Pilipinas. Matuto po kayong gumalang. Kung hindi nyo matanggap na si Bongbong Marcos na ang presidente natin, huwag nyo namang ipakita pa sa tao. Sabagay, hindi mo naman intensyon na marinig ng tao or yung mga nanonood during that time, hindi mo naman akalain na mahahagip ng audio yung pagsalita mo ng pwe. So ngayon, binabatikos ka ng netizens. Tandaan mo, bukod sa 31 million na bumoto kay President Bongbong Marcos, marami na rin po ang nadagdag na naging pro-government mula nung nakita nila ang resulta ng pagtatrabaho ng ating presidente. Nadagdagan po ang suporto si President Bongbong Marcos, tanggapin nyo man o hindi. Kung meron man mga iba dyan na tumitiwalag, iilan lang po yan kung ihahambing nyo sa mga nadagdag na sumusuporta sa ating gobyerno. So again, sana makarinig naman tayo ng konting explanation, kahit na gumawa na lang sila ng script kung bakit nasabi ni Melchanco ng pwe, until such time, pabawas ng pabawas ang mga rumirespeto sa mga katulad ng isang Melchanco. Dahil tandaan po natin, if love begets love, hate begets hate. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time.